sa segment na ito, mukhang kikilitiin natin ang imagination ni Senator Bongbong. Kayo po ba'y mahilig manood ng pelikula sa Netflix, Senator? Oh, siyempre, lalo na nung nakakulong. Nako, tama-tama. Mukhang pakikinabangan nyo yan. Eto po, sa report ngayon, ngayong hapon ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, na-detect ang stealth Omicron variant sa ating bansa. Sa report sa pahayagang The Guardian, ang stealth Omicron ay harder to track. Sa report ng Boston News 17 hours ago, na-detect na rin ito sa mahigit na 40 bansa. Sa buong mundo, 354.7 million ang nagka-COVID, 5.6 million ang namatay. Sa Pilipinas, mahigit 3 million na ang nagka-COVID at mahigit 53,000 ang mga namatay. Ito po ang senaryo. Inuulit po natin, ito po ay isang katang-isip lamang. Ngayon ay December 23, 2022. Pinagbigyan ninyo ang imbitasyon ng Barangay Holy Spirit Council sa Quezon City na makasama nila sa kanilang Christmas party. Mahigit 52,000, dami, ang registered voters. Halos kasing dami ng nasawi sa COVID sa buong bansa. Habang kayo ay nagsasalita, Senator, nakatanggap kayo ng handwritten note mula sa inyong, Mr. President na pala, sa inyong PMS, Presidential Management Staff Official, na nasa entourage ninyo sa Holy Spirit. Ganito raw po ang nakasulat. Mr. President, you need to leave now. Health Secretary just reported that 60% of QC residents are infected with stealth Omicron. 95% in Holy Spirit. Bell choppers now ready in Batasan grounds. Ano po ang gagawin daw ninyo, Senator, sa ganitong sitwasyon na inyong kinapalooban sa Barangay Holy Spirit habang ang buong barangay ay nakatingala at nakatingin sa inyo? Pagka nakatanggap ka ng ganyang klaseng mensahe, unang gagawin mo ay paano mo hanapin mo muna kung sino doon sa crowd ang may nag-positive. At bigyan mo sila, yung mga taong yun, kunin ninyo, dalhin nyo kagad sa ospital para makapag-test na mabuti, para matignan ng mga doktor, at para maalalayan natin kagad bago pa lumala ang kanilang sakit. Unahin natin yung crowd, magdala tayo ng mga ambulansya ron, dalhin natin sila sa ospital para sila matignan ng mga doktor. At kung anong kailangan gawin, magagawa kagad na mas mabilis. Pagkatapos nun, siyempre, disperse yung crowd para hindi na magkalat ng husto. Yun siguro ang aking uunahin na gagawin bago aalis para nga hindi matamaan din ng sakit. So hindi kayo sasampa kaagad sa helicopter para umuwi, hindi nyo iiwanan. Aasikasuhin niyo muna ang inyong mga kababayan. Siyempre, dahil silang tinamaan. At magkakasakit yan, baka yung iba, may matanda dyan, may comorbidity, may mga diabetic, lahat yan, kailangan tignan kaagad. So yan ang dapat uunahin. Pero nag-aalala po, Senator, yung staff ninyo dahil ang kalusugan ng Pangulo ay kalusugan ng bansa. Baka kayo ay mahawa. Siyempre, laging may risk naman na ganyan. Basta't kayo lalabas at magtatalumpati ka sa maraming tao, sa rally, sa malaking crowd, lagi naman may risk na ganyan. So, siyempre, bilang isang bisita, kailangan gawin mo lahat para safe ka. Dapat fully vaccinated ka, susuot mo yung mask, lahat ng mga protocol susundan ninyo, pati yung pag-organize ng inyong meeting, kailangan maayos na sumusunod sa protocol ng IATF. So yun ang una mong gagawin. Pero kung ganun, tinamaan pa rin, alagaan natin yung mga nagkasakit. At silang nangangailangan ng tulong kaagad. Opo. Thank you, Senator. Professor. Mr. Senator, noong May 2, 2020, in the report ng Rappler na halos may 100 sasakyan ng China, ang nakitang aali-aligid sa Pag-asa Island, isang munisipyo ito sa Palawan, sa West Philippine Sea. Sa report naman ng Reuters noong May 12, 2021, 300 Chinese militia boats ang nakita na naman sa West Philippine Sea. Sa report ng GMA News, nakita rin ang mga Chinese vessels malapit sa Pag-asa Island. Sa eleksyon sa May 9, 2022,
makikita natin gaganapin ang national local elections. Lahat ng law enforcement agencies natin, kabilang ang AFP, ay tsak na abala upang pangalagaan ang katahimikan at katiwasaya ng political exercise. Ngayon, ito yung katang-isip. Kunyari kayo po ay presidente at eleksyon, araw ng eleksyon, busy lahat, pati yung armed forces saka deploy. Nakatanggap ko po kayo ng ulat na merong mga 300 Chinese vessels na armado sa Pag-asa Island sa mismong panahon ng national elections. Ano pong gagawin ninyo kung kayo yung Pangulo? Well, siyempre, immediately pupuntahan na, magagawa, papadala tayo no, kung anong mga asset natin, kung ano yung Navy na pwede, na pinakamalapit, na makapunta kagad para may presence ang Philippine military doon. Para lang ipakita, hindi naman natin sila gagarahin at wala namang mangyayari sa atin kung gagarahin natin yung China. At susunod doon, susulat tayo ng diplomatic protest na ipapadala natin sa Beijing, papatawag mo kaagad yung ambassador. At sasabihin mo sa ambassador, bakit nyo ginagawa ito? Kukunin ko yung ambassador, sasabihin niya, hindi totoo yan. Dadalhin ko yung, sasakay ko sa helicopter, alika, samahan mo ako, papakita ko mismo kung ano yung nangyayari. Sabihin mo sa mga boss mo, hindi po pwede yan, magkaibigan tayo dapat, ba't yung ginagawa yan? Ayusin natin ito, bakit pa nangyari yan? Wala namang threat galing sa Pilipinas kontra sa China, bakit kayo nagpadala ng maarmado ng Chinese Navy dito sa amin at wala namang kaming hostile intent sa kahit na sinong Chinese, kahit sa military nila. Mm-hmm. At yun ang dapat natin gawin dahil in dealing with China, you have to engage. Hindi mo naman pwedeng paputukan. Siguro paputukan mo, pero kung putukan ka, ubos tayo kagad. So, we have to engage, and I think the diplomatic channels. And bukod pa sa G2G, lagi kong sinasabi, dapat ang engagement natin sa China, hindi lang sa diplomacy. Lahat ng marami naman tayong Chinese mainland born na mga tiga rito, may mga kumaganak pa yan, kung yung iba dyan ay nasa matataas na posisyon, magpatulong tayo sa kanila. Mm-hmm. Kahit sino man na may kaibigan na kain lang kausapin para paratingin sa CCP, Chinese Communist Party, na ganito ang sitwasyon at hindi naman talaga tama. Pagkatapos mong magawa lahat yun, tatawagan mo si President Xi. Mm-hmm. At sasabihin mo, Mr. President, what is happening here? Ano itong sitwasyon na ito? Ano man ang ginawa namin, ba't kayo nagpapadala ng mga armado na Navy ninyo? Eh, sinong papatayin ninyo? Sinong ibabarilin ninyo? Mm-hmm. Wala namang threat dito. And that's what we can do. We have to start slowly disengage. Kasi kapag nagkatutukan na yan, magkamali lang yung isa sa kanila. Oh. May mapindot lang doon, wala na. Magpuputukan na, maraming masasaktan. Kaya dapat pagka naging very intense yung ganong klaseng crisis, dadahan-dahanin mong mag-disengage. Dadahan-dahanin mo. Sige, palisin mo yung, kung 200, palisin mo muna yung 100. O sige, dahan-dahan. O, para hindi kayo na feel threatened. O, palisin mo naman yung 100. Anong gagawin yan dito? Mm-hmm. Diba? Dahan-dahan. We will disengage. Pagkatapos nun, balikan natin. Paano nangyari ito? Mm-hmm. Bakit naman nangyari ito? So, tatanungin natin. Papadala tayo ng envoys sa Beijing. Yung meron naman tayong ambassador, pero meron siguro dapat may special delegation na pupunta sa Beijing para ipaliwanag at ipakita. Mm-hmm. Ito yung nangyayari, ito yung naging effect sa tao namin. Uh-huh. Kaya ano bang magagawa natin para hindi na maulit? Mukhang malawak ang naging imagination doon ni Senator Bongbong, ano, Professor. Ano? Sana katang-isip lang talaga at hindi totoo. Ano? Pero kung idaraglag na tanong, Senator, paano kung ayaw umalis? Di ba sinabi mo nga, 200, 300, gawin mo 200. Paano kung ayaw umalis magmatigas? Tuloy-tuloy ang usapan. Tuloy-tuloy. Because pagka nag-escalate yan, in terms of, sasabihin natin, lahat ng Chinese products di na pwedeng pumasok sa Pilipinas, mag-escalate na ngayon yan. Sasabihin nila pareho, ginawa na nga sa atin yan, hindi tinanggap yung shipment natin ng pagkain. Kaya't, the whole point is do not escalate
The whole point is de-escalate, palamigin ang sitwasyon. Palamigin ang sitwasyon hanggang at dahan-dahan talaga ang galaw. Huwag walang biglaan na galaw. Mm-hmm. We just keep trying. Siyempre, pupunta tayo sa UN, pupunta tayo sa sasabihin natin, ganito yung nangyari. Maybe, pwede kaming magpadala ng envoy sa UN para ipaliwanag sa General Assembly kung ano ang nangyayari dito, kung ano yung maitutulong ng United Nations. Okay. And total, napag-uusapan na natin ang West Philippine Sea, Professor Lakay Deo Angelo. Sa totoong buhay, Senator, kasi kanina puro kathang isip lang, sa totoong buhay, paano ho ba ninyo ireresolbahin yung problema natin dyan sa West Philippine Sea? Susundan nyo ho ba yung naging direksyon ng Duterte administration dyan sa issue na yan? Kung ang tinutukoy ninyo is yung polisiya, foreign policy ni Pangulong Duterte na engagement with China, talagang yan lang naman ang option natin eh. There are three ways to lose or gain territory. One is by arbitration that is agreed upon by both parties. One is, sa ngayon, hindi naging effective yan dahil ang sinasabi ng China, hindi kami sa signatory dyan at kahit na anong mangyari dyan, hindi kami kasama dyan. And there's an argument to be made, an arbitration is between two or more parties, tayo lang naman ang nandun. So, yun ang kanilang ina-argue. Kaya't hindi available sa atin yung option na yan. Ang pangalawang paraan to gain or to lose territory is war. Kalimutan nyo na yun. Dahil wala tayong gustong pasukan na gera. Mm-hmm. Ayaw naman ng China na manggera sa atin. They don't want to go to war. Ayaw natin mapasok sa gera against China or against anyone for that matter. So, ang natira is bilateral agreement. So, yun ang dapat habulin natin. Yun na lang ang natitira sa ating option mm-hmm. na practical, na pwedeng maging totoo. So, we have to come to an agreement with China para maayos ito. We can also request the assistance of our ASEAN partners. Dahil ang ASEAN partners, ang mga members of ASEAN, meron din mga sariling issue sa China sa West Philippine Sea. Kaya siguro, mas malakas ang boses natin kapag dala natin yung ASEAN, dala mm-hmm. natin ang UN. Mm-hmm. Yun siguro, tuloy-tuloy pa rin. We have to keep trying. You cannot let it fail. Because if you let it fail, anong gagawin ng ating mga mangingisda na hindi nang makaisda? Opo. Doon sa dati nilang palaisdaan. Mm-hmm. Lahat yung mga naapektuhan. Paano mangyayari dyan? Yun ang isipin natin. Paano natin aayusin para diyan sa mga yan na naapektuhan nitong claims ng China sa mm-hmm. West Philippine Sea. Okay. Si Lakay Deo. Senator, bago yung aking tanong, sundan ko lang yung tanong ni Jerry. Kung kayo po ay maging presidente, ano po ang inyong magiging foreign policy sa mga superpowers like China and America? Alam po namin na hindi maganda yung karanasan sa Amerika. So, saan mas kikiling ang Marcos administration? Pro-China ba o pro-America? Well, yung sinasabi mong hindi magandang karanasan sa Amerika namin, ay walang kinalaman sa foreign policy yun. Kontra lang sa amin yun. Hindi kontra sa Pilipinas yun. So, hindi kasama yan sa magiging pag-iisip, usapan, paano natin i-approach yung ating foreign policy. Ang unang-una ay tayo kuminsan ay naiwan pa rin tayo doon sa Cold War mentality na tinatawag. Na nung nakaraan, pagkatapos ng World War II, naghahatian ang Soviet Union at saka US ang hinahati yung buong mundo. Bawat bansa, sinasabi ako, kampi ko ang Soviet Union. Ako, kakampi ko yung US. Sa Pilipinas, US talaga tayo dahil meron tayong special relationship sa US. Ngunit, hindi na ganyan ang mundo ngayon. Geopolitics has changed a great deal. And wala na yung tinatawag na spheres of influence na dating sinasabi na dito sa area ng ito ang dominante dito ay Amerikano. Dito sa area nito ang dominante rito Soviet Union. Wala na ganun 'yan.
Kaya we have to essentially, pag pumanig ka na sa isang sa Soviet Union o sa US, yun na yung foreign policy mo. Sumusunod ko sa kanila. Pag sinabi, gegerahin natin yung Vietnam, sumama kayo. De kasama ngayon doon kasama ka ngayon sa foreign policy nila. We have to create our own foreign policy. We have to remember na ang ating pamahalaan, we do not, pag tinatanong sa akin, sa kapapanik, sabi ko, I don't work for Washington, D.C. I don't work for Beijing. I work for the Philippines. So isipin natin what is in the national interest. Ano bang maganda para sa Pilipinas? Huwag na natin siguro isipin. Siyempre, the best thing is kaibiganin natin silang lahat. We are in a very precarious and strategic geographic location. Dahil nakagitna talaga tayo dito sa Pacific. At marami nga tayong mga relasyon sa US, sa ating mga Asian neighbors, sa ngayon sa China, at ibang-iba ang mga puwersa na nararamdaman ng Pilipinas tungkol nga sa foreign policy. So we have to think what is the best for the Philippines. And because we are in such an important strategic, geographically strategic location, tayo naman ay pinag-iintirasan tayo ng marami. Kaya kailangan natin, huwag natin makakalimutan na iniisip lang natin ano yung maganda sa Pilipinas. Hindi ganun kasimple yan. Dahil pabago-bago din ang sitwasyon. At yung the line that we have to tread is a very fine line between the two superpowers, or all the three now superpowers. Russia is coming back. The three superpowers, it's a very fine line. And it's not a straight line. Dahil nagbabago nga ang sitwasyon, paiba-iba. And lagi kong pinapaalala sa lahat, ang napakayaman, napakalakas, napakabigat ng China, ganun din ang US, tayo na sa gitna. Kapag bumahing yung magkasabay, mawawala tayo sa mapa. Kaya't mag-ingat tayo. Kaya't kailangan maingat na maingat ang galaw natin diyan. Okay. Ito na ang tanong ko sa isang political crisis scenario, Senator. Sa mga presidential survey, ito ang lumitaw. Kayo ay 47% sa SWS survey noong October 2021. Tapos 58% sa Lilo poll noong November 22 hanggang 29. At 53% ang iyong rating sa Pulse Asia noong December 1 hanggang 6. At 54% ang iyong rating sa Okta Research noong December 7 hanggang 17. At sa survey ng DCRS noong December 11 hanggang December 12 ay 49%. Kayo, Senator, ang nanguna sa mga survey na ito. Ulitin po natin. Survey pa lamang po ito, Mr. Senator. Matagal pa po ang eleksyon. Walang sino man ang makapagsasabi na hindi ito mababago. Walang sino man sa mga kandidato ang nakatitiyak na mananalo po sa ngayon. Ito po ang katang-isip na strategic scenario, Mr. Senator, sir. Ipagpalagay na po natin na kayo ang nanalo sa May 9, 22 elections. Pagsapit ng June 30, 2022, alas 12 ng tanghali, habang kayo ay nagsisimulang manumpa bilang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bigla pong bumuhos, Senator, ang maraming tao sa Rojas Boulevard, sa Taft Avenue, sa Espanya, sa EDSA, at nag-people power po laban sa inyo. Bago mag-alauna ng hapon, may mga young officers ng Armed Forces of the Philippines ang sumama rin sa EDSA sa kabila ng inyong pagiging majority president. Senator Marcos, ito ay isang katang-isip na strategic crisis scenario po lamang. So, sa ganitong sitwasyon, kung kayo po ay manunumpa na bilang presidente, ano po ang gagawin ninyo, Mr. Senator? Unang-una, tapusin mo yung panunumpa para maging official na ang iyong pag-upo bilang Pangulo. Kaya't meron ka nang with all the powers and that attach to the office of the president. Kaya't you can behave and issue orders as a president.
Now that is the yung people, sometimes it is a military solution, sometimes it is not. Yung kung ang lead ay ang lead diyan ay ang militar, una mong pupuntahan ay magtatanong ka. Ano bang mga unit ang kasama natin? Ano ba yung mga unit na hindi? O tapos kausapin ninyo, ano bang naging problema? Eh, ang ganda-ganda ng takbo ng halalan, maayos lahat, na mukhang nakapagsalita, na may, narinig natin ang boses ng tao, bakit kayo nagpi-people power? Dahil ang nahalal naman ay tama na dapat na mahalal dahil yan ang ipinili ng taong bayan. So, what could the problem be? What is the problem? Alamin muna natin yun. So, you negotiate. Alam nga naman, we will start a civil war. Hindi natin gugustuhin yun. So, you make sure that the safety, you have to defend the state, you have to defend the republic from this kind of threat. So, gawin mo muna yan. Make sure na yung ibuuhin mo agad yung iyong gobyerno, number one. But at the same time, you negotiate with the demonstrators. You negotiate with those who are opposing you. And say, what is the problem? Baka naman kaya nating ayusin ito na hindi na kayo mag-demonstrate, hindi na kayo maglalabas sa lansangan at ang pag-usapan natin. And that, I think, is that first you solidify. You solidify your position. You stabilize the position of government para meron kang gobyerno na pinangungunahan. And with that, use the powers of government to then negotiate and say, bakit ganito? Bakit nagkaganyan? Unang-una, magka-agree tayo, walang putukan. Mag-agree tayo, walang putukan. Dahil maraming masasaktan. Kaya siguro, yung mga armado, matres na muna kayo. Yung armado namin, ilalayo namin. O, tapos mag-usap tayo. Yung sino yung mga leader dito? O, puntahan nyo ako. Puntahan nyo yung Malacanang. Mag-usap kayo doon sa Malacanang. O, kung saan nila gusto. Para maayos yung problema. So that's until you know what the problem is, you cannot solve it. Mm-hmm. So that's what the first thing that needs to be done, so that you can start to solve that problem. Eh kung ayos nilang sumunod, Mr. Senator, sir, magde-declare po ba kayo ng martial law? Kung magkaputukan, yun ang delikado sa lahat, because that will be civil war. It is really a civil war. And again, the law is very clear. That if you are trying, that is sedition, if you're trying to bring the state down, a duly elected, properly elected with the government, with a mandate from the people, dapat hindi nila pabagsakin through violent means. At siguro naman yung batas ay nasa panig natin kapag ganyan ang nangyari. At we will, first of all, we have to protect the community. And yun na nga, that's why I keep saying, huwag lang magputukan. Kahit na matagal tayo, linggo-linggo tayo dito nagtitinginan, kahit nagbumuran tayo, basta't huwag kayo magpaputok. Ayan, it's a similar situation sa China. May magkamali lang eh. Di makakalabit lang yung baril, may marinig na putok, tuloy-tuloy na yan. Kaya kailangan maging maingat na maingat. It is a very dangerous scenario that you have made. But you still have to find out what the problem is. Kung ayaw nilang sabihin, alamin mo. Kausapin mo yung mga intelligence mo. Kausapin mo yung mga, sino ba mga kaibigan nito? Tanong, baka kaibigan ko rin. Kausapin mo, ano bang nangyayari dyan? Bakit ba ganito? Di ba? Kaya tawagan natin, tatawagan mo sa telepono. Pareko, ano ba to? Bakit ba tayo napunta rito sa ganitong sitwasyon? Option ba, Mr. Senator, sa yung declaration ng martial law kung hindi mo humupa? That will harden a people's position eh. Magkaka-polarize, wala na. Pagka yung kabila, sasabihin, ay ganun, kung ganun, eh sige, bakbaka na. So wag yung mga sudden moves na ganun. Kailangan nga very, very mahinahon ang ating galaw. Dahil magkamali lang ng kaunti, ang daming masasaktan. Yun ang ano. Siguro, evacuate mo lahat ng tao dun sa area na yun. Kung hindi naman armado, di sa palagay ko pwedeng mag-negotiate. It's always the negotiation is always the best way out. And pag-usapan natin. But you know, the bottom line is that you have to keep the peace and security of the community.
you have to take care of the civilians, yung hindi kasama sa magkabilang panig. Yun ang muna unahin, and make sure that they are safe, that people are safe. Baka mag-evacuate kayo ng tao kung nasa malapit dun sa area of conflict. At patuloy lang ang negotiation. Sa totoong buhay ho ba, Senator, ayaw ninyo sa martial law? Martial law, may lugar naman ng martial law. Martial law para sa gera. Pag may gera, kailangan mag-martial law talaga. Dahil ang umiiral ay ang gumagalaw talaga at sinusundan natin ay ang military. Mm-hmm. Dahil silang lumalaban para sa atin, sinasabi sa kasi mga civilian government, kung ano ang kanilang pangangailangan. So yes, I think it has its place, but it's only for war. Precisely, that's why it's called martial law. Opo. Okay. Nasa simulation pa rin tayo, balik tayo sa katang-isip. Pinakahuling senaryo, ibibigay sa atin ni Angelo Palmones. Senator, noong November 2020, may limang magkakasunod na bagyo na tumama sa Pilipinas. Yung Quinta, yung Rolly, Shoni, Tonio, Ulysses. Pero hindi katulad ni Yolanda, may 6,300 na inuulat na namatay noon. Dito sa limang magkakasunod na bagyo, wala pang 1,000. Pero yung pinsala sa agrikultura, infrastructure, power, communication lines, antindi, ang lawak. Sa Pilipinas kasi, blessed tayo . Meron tayong mahigit 20 bagyo taon-taon. Whether we like it or not, mahal tayo ng langit. Ito yung sitwasyon. Again, katang-isip po ito, pero baka sakali, huwag naman sana magkatotoo, ano ha? August 2022, isang buwan pa lamang kayo sa pwesto bilang Pangulo. 5 bagyo ang dumating sa ating bansa sa loob lamang ng buwan ng Agosto. Sa unang linggo ng Agosto, tinamaan ng isang super typhoon na ang Metro Manila at ibang bahagi ng Calabarzon at Central Luzon. Hindi pa nakakabangon, sa pangalawang linggo, isa pang bagyo tumama naman sa Bicol Region, ilang bahagi ng Calabarzon at Northern Luzon. Sa pangatlong linggo, 2 malakas na bagyo tumama naman sa Caraga Region at ilang bahagi ng Northern Mindanao na mas malakas pa sa Typhoon Pablo. Sa pang-apat na linggo, tinamaan ng panglimang bagyo na mas malakas pa kay Odette ang maraming lugar ng Visayas at Caraga Region. Ito ngayon yung senaryo, Senator. September 30, alas 2 ng hapon, ikatlong buwan nyo bilang Pangulo. Pinatawag nyo sa Malacanang ang mga leader ng Kamara at ng Senado sa isang Legislative Executive